Sisilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Isang umaga na naman, ngunit tila isang kabalintunaan, nakakabukang luway-way pa lang, pero parang palubog na ang araw sa pagod ni Agatha. Nagkakabul na naman si Agatha dahil alas 8:30 ay wala pa rin siya sa kanyang pang alas 7:30 klase. Wala naman siyang magagawa kundi ang tumakbo. Wala sa estasyon ng rekto patungo sa kanyang silid-aralan. Bakas sa kanyang kapaguran na mula sa pagsakay ng transportasyon hanggang sa pagharap bilang estudyante, may itinatago pa kanyang kwento ang mga mata ni Agatha na hindi pa natin nakikita. Ako po si Sebastian Desierto at ito ang kwento ni Agatha. Maraming salamat sa panonood at sana makita nyo ang tunay na kwento dito lang sa Observer. Ms. Mendoza, absent ka na naman. Keep in mind your absences, ha? Dalawa na lang, babagsak ka na. Sir De La Cruz, pasensya lang po kung madalas ako di nakakaabot sa klase ninyo. Meron din po kasi ako ibang inasikaso at sinusubukan ko rin naman itong ipagsabay sa pag-aaral ko. Alam ko namang nahihirapan ka. Pero lahat naman ng mga kaklase mo nahihirapan, pero they're still here on time. Nakakapasok pa rin naman sila at nakakapasa pa rin sila. Ibali na po. Pag-usahin ko na lang po pag-aaral ko para mabawi ko yung grado ko. Sorry po ulit, Sir De La Cruz. Here's your exam. Bumawi ka next time, ha? Pagkatapos ng kaniyang klase at bago niya matanggap ang kaniyang papel, tinungo namin siya sa rekto sa may FEU upang makausap siya. Ngayong araw, pupuntahan natin si Agatha upang ma-interview siya ngayong araw. Tara! Magandang umaga, Agatha! Magandang umaga po. Kumusta ka naman ngayong araw? Okay lang naman po. Dun sa mga exams mo, tapos sa pag-aaral mo, kumusta naman? Late ka ba pumapasok o nakakapasok ka naman sa tamang oras? Madalas po talaga ako na late ng pagpasok kasi kinukulang po ako ng oras. May klase po ako sa umaga. Sa gabi naman po, may trabaho ako. Kaya gabing-gabi na rin po ako nakaka-uwi. Anong nararamdaman ng mga guru mo? O anong nararamdaman mo nung kinakausap ka ng mga guru mo about dyan sa status mo sa pagpapasok? Disappointed po ako sa sarili ko, pero ginagawa ko naman po yung mga kaya ko. Pero sa tingin ko po, hindi po talaga sapat. Sa mga exams mo, sa academics, kumusta ka? Ano yung lagay ng academics mo? Sobrang dami ko pong ginagawa pag uwi po. Kinukulang po ako ng oras mag-review, kaya medyo ano rin po yung grado ko. So guys, for today, we're going to discuss about counseling. Kagatagising na, mag-lunch ka na. Naiintindihan ko na may iba rin tayong pinagkakaabala mo. But can you somehow show me na interesado ka talaga sa klase ko? Hope you don't mind what I'm going to ask you, pero may mabigat ka bang pinagdadaanan ngayon? Nakakaya naman po magsabi sa inyo, miss. Pero nahihirapan na po, pero medyo nahihirapan po ako sa pagbabalanse ng oras ko sa pagtatrabaho at pag-aaral ko. Medyo disappointed po ako sa mga nakukuha kong grade sa exam. Pero wala na po akong magagawa kahit dibdibin ito kasi mas kailangan ng pamilya ko ang suporta. Oh my God, napakabata mo pa para mapagdaanan ng mga ganitong bagay, Miss Mendoza. Meron ka bang mga kaibigan na napagsasabihan mo yan? Wala po. Pero mas gusto ko na lang po mas makapag-isa. Nais kitang tulungan, Miss Mendoza. Kung hahayaan mo ako. Gusto mo bang ipakilala kita sa isang counselor sa ating eskwelahan upang mabigyan ka ng sapat na tulong sa pinagdadaanan mo? Naniniwala ako na sa pamamagitan nito, mas magiging mabuti at magaan ang pakiramdam mo. Ano po kailangan, miss? Baka po isipin, nababaliw na ako. Kasi po, napapadalas na po ako doon. Saka dumadami na rin po absences po. Miss Mendoza, mas mabuting piliin mo kung anong mas mapapabuti sa mental health.
ang paghingi ng tulong ay hindi nangangahulugang mahina. Maraming salamat po sa oras niyo. I hope you're fine. Tara, Jace, mag-ikot-ikot muna tayo sa school mo, no? Para masabi mo sa akin, no? Makwento mo pa sa akin yung mga gusto mong sabihin. Ang unang tanong ko, may mga kaibigan ka ba dito? Wala po kong mga kaibigan na makukwentohan ng problema sa buhay. Kapag sa school ka, sino yung usually kasama mo? Wala po, kasi nahihirapan po ako makipag-socialize. Anong gusto mo, ikaw lang mag-isa o may kaibigan ka? Kapag okay sa school. Okay na po yung mag-isa ako. Paano ka nun? Wala ka nakakausap. Sino yung nadadamayan mo, napupuntahan mo kapag kailangan na kailangan mo ng tulong? Okay na, okay lang naman po sa akin na wala nakakausap o walang kaibigan. Masyado na rin po kasi magulo yung isip ko. But okay na po sa akin yung tahimik lang. Parang pahinga ko na rin po yun. Habang kausap ko kanina si Agatha, may sinabi siya sa akin. Siya pala ay isang tendera sa karinderya. Tapos na nga ang unang bahagi ng araw niya at nagsisimula na siyang magayos para sa trabaho niya. Siya naman ngayon magtitinda sa tabi ng lerma kung saan ang karinderya ay naroon. Tabi iyon ang paaralan nila. Dalakad na siya sa kanyang silid-aralan bilang tumawag ang kanyang ina. Dito ko nalaman na higit sa pagiging estudyante ang kanyang ginagampanan sa kanilang pamilya. Hello anak, Agatha. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Hello. Ganun ba anak? Pasensya na sa abala ha. Hihingi sana kami ng tatay mo ng pang-maintenance namin kasi naubos na. Alam mo naman kami, tumatanda na. Kailangan namin ng gamot para sa aming kalusugan. Pasensya na talaga anak ha. Marami ang kagaya ni Agatha na nahihirapan pagsabayin ang pag-aaral sa personal na buhay. Hindi na napapansin na parehas na lang pala ang butas. Hindi lang ang pitaka, kundi pati na rin ang motibasyon at pasensya na habang buhay ay bit-bit ang pagod at nakaatang sa kanyang mga balikat. Oh, hello, anak. Andito ako ngayon sa baba ng tenement. Sa may tabi ng 7-11, baka pwedeng dito na lang tayo magkita at may iaabot lang ako sa iyo. Kasi anak, may problema tayo eh. Tinry ko kasi yung i-withdraw yung huling pera natin sa banko na nakuha natin sa lending. Wala na pa yung pera anak, ito na yung huling pera natin. Oo, dito na lang tayo magkita ha. Pasensya na anak, sige. Bakit kayo ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Kapauwi mo lang galing trabaho? Galing ko lang po ng trabaho. Sensya ka na rin, anak. Oo, ito nga pala yung maintenance ng papa mo. Pasensya ka na talaga. Ito rin yung sa kuryente natin. Dumating ngayon lang. Ikaw na lang yung tumingin, anak. Okay lang po, Nay. Buwan ko ng paraan. Sensya ka na talaga, anak. Pahinga na din po kayo. Good morning, Agatha. I'm Miss Kai from the guidance office. I hope you're doing fine today. Before we start, I would just like to say that this is a safe space. Whatever you say, it won't come out, okay? Now, is there anything I can help you with? Kailan kaya darating kay Agatha ang kaginawaan ng buhay na hindi niya na kailangan magbanat ng buto para maranasan, magpahinga, at mag-aral ng maigi na parang ibang estudyante sa kanyang klase. Ako po si Sebastian Desierto, at ito ang Observer.